At sa puntong ito, makakausap naman natin si Budget Secretary Benjamin Diokno. Magandang umaga sa inyo, Secretary Diokno. Good morning. Good morning. Okay, Secretary, kakatapos lang po ng interview namin with Congressman Andaya. Ang sinasabi po niya, specifically dito sa Sorsogon, meron daw pong inallocate na budget doon sa ilang mga bayan sa Sorsogon na hindi naman daw flood-prone at wala naman daw master plan itong probinsyang ito na kailangan ng flood control projects. Tila isiningit lang daw ng DBM. Ano pong masasabi ninyo dito? Unang-una, wala kaming kinalaman sa mga specific projects na i-implement ng specific agencies. No? Opo. Ang papel lang namin is to set the ceiling, total budget ceiling. So in the case of DPWH, ang total budget ceiling nila for 2019 is 555 billion. Mm-hmm. No? 555 billion. Ngayon, how they allocate that by region, by province, by district, by nature of the construction, for example, is it flood control, is it roads, hindi namin pinapakialaman yun. Nasa kanila na yun. Okay. Kung saan nila lalagay yun. So, hindi... So, wala po kayong kinalaman kung saang probinsya, I mean, kung saang munisipalidad mapupunta yung budget? Wala kinalaman ng DBM. Yan ay nasa poder ng line agency. So, kung limbawa sa DepEd, kung saan nila lalagay yung mga eskwelahan, kung sa Department of Health naman, saan nila lalagay yung mga hospital, nasa kanila yon. Ang kineset lang namin dito sa DBM ay yung ceiling, overall ceiling. So, in the case of DPWH nga, ay 555 billion for next year. At wala rin po kayong koneksyon kung kanino po mapupuntang contractor itong mga proyekto ito? Well, definitely wala. At saka, sa implementation naman, kasi pag na-approve na yan ng resubmit the President's budget to the House and then the Senate, no? Yan, nakikita naman na yan, napaka-transparent naman yung budget na yan. Alam mo yung budget document, it's about 5,000 pages, detalyado, no? 5 volumes. Opo. Makikita nila yan. Pag in-approve nila yan, may pananagutan rin sila kung saan napupunta yung mga proyekto. In fact, kaya nga, pagka-approve nila, tinirma ni Presidente yung General Appropriations Act, 87% automatically release yun. Ministerial lang kami dito sa DBM. Hindi na ito yung dating practice in the past, panahon ni Congressman Andaya, na sila nakikialam kung magkano i-release, at what time, etc. Okay. Ito, pagka-approve ng budget, ay release na agad, 87%. Okay. So, ang pinag-uusapan po nating ahensya dito ay yung DPWH. Ang sabi correct po ni Congressman... But that also applies to all the agencies. Yes, opo. No? Hindi nakikialam ang DBM sa project implementation. Nakikialam lang kami yung selective, tinatawag namin selective monitoring ng implementation. Halimbawa, mayroon kaming bagong sistema ngayon, yung tinatawag na project design, which yeah. is digital imagery and monitoring and evaluation. Okay. Gumagamit kami ng satellite, drones, at mga computers. Pinomonitor lang. Pero selective lang. Hindi naman namin kayang i-monitor lahat ng projects sa buong Pilipinas. Okay, no? Okay. But that's as far as DBM's concerned. Alright. Kasi sabi po ni Congressman Andaya, nakausap daw niya si Secretary Mark Villar ng DPWH at ang sinasabi daw ni Secretary Villar, wala rin daw siyang alam tungkol dito sa mga nilaan na budget para dito sa mga proyektong ito na flood control sa Sorsogon. Again, that's false, no? Yeah, kasi yung budget nung inaproba ng Presidente yan, nasakan ng datos, July 9, the following day, nasa press na kami. Mm. Kasi camera ready na yan eh. So, alam nila lahat, alam dapat lahat ng mga sekretary kung ano yung nasa budget nila. Okay. Kasi pinag-usapan namin sa kabinete yun eh. Diba, hindi nila pwedeng itanggi na, well, hindi ko alam yan. Kasi sabi ko nga, itong budget document is very detailed, no? 5,148 pages, 5 volumes. So, dapat inaalam nila yun. Opo. In fact, ganun na nga, pinag-usapan namin yung July 9, 2018, inaproba, walang pagbabago. The following day, nasa press na kami. Okay. Handa po ba kayong humarap sa pagdinig sa kamera?
in-advise ako ng executive department na huwag mag-ano, dahil nga doon sa masamang experience namin nung question hour. Ano. But we're willing to respond in writing. In fact, kung gusto pa nila notarize eh. Kung ano tatanong nila na pwede namang sagutin in writing, we will do that. No? So, meron po ba kayong alam tungkol dito sa yung sinasabi nila, Congressman Andaya, na kanilang ebidensya na merong 11 million pesos na deposit slip papunta daw dito sa Arimar Construction? Ito daw ay parang pruweba daw na may payout na naganap. Lagi niya sinasabi na in-laws, hindi ko in-laws yan. At saka yung construction company. Opo. As I said, wala kaming dealing with the construction, with the contractors or suppliers. We don't deal with them at our level dito sa DBM. So hindi niyo po kamag-anak in any way or related kayo in any way dito sa mga may-ari ng RMR? Hindi ko siya in-law. Let's put it that way. Okay. Meron po bang joint venture ang RMR Construction na pag, yun nga po, ang sinasabi daw, in-laws daw po ng inyong anak at yung City Leoncio? Hindi ko po alam kung meron silang joint venture. Hindi ko po alam. Sabi ko nga, maraming kontraktista sa buong Pilipinas. We don't talk to contractors our level. Bakit po sa tingin ninyo? Hindi rin po ako kilala nito si... Sinabi naman niya sa hearing, hindi niya ako kilala ito. Diba? Okay. Yung company na binabanggit ni... alam mo kasi siguro nasanay yan si Congressman Andaya nung siyang budget secretary. Ibang-iba na nun kaysa ngayon. Ano, no? Kasi nga, sabi ko nga, yung mga releases are automatic. In fact, hindi mo na kailangan alamin kung na-release o hindi. Kasi the following day, nasa website na namin kung ano yung mga nirelease namin documents. Mm-hmm. This is as far as the yung special release documents are concerned. Pero yung sinasabi namin ngayon, ang bagong sistema, unlike before, ang bagong sistema, pagka pirma ng presidente ng General Appropriations Act, 86% ng budget ay considered released to the agencies. Pwede silang magpumpisang magtrabaho. Kasi nung dating sistema, ay 6 months namin ginagawa yan sa executive, tapos binibigay namin sa Kongreso, 6 months din doon. Pagkatapos ma-approve ng presidente ang budget, hindi pa pwedeng gumalaw yung mga ahensya. Nag-aantay pa sila ng isang papel from DBM authorizing them. Sabi ko, kalokohan yan, di ba? That law itself should be the authority. Okay. So yun na po ang sistema ngayon. Okay. Bakit sa tingin ninyo, Secretary, kayo po ang pinupuntirya nitong usapin na ito? I think ang dulo nito yung tinatawag namin, yung road user tax. Makikita niyo naman doon sa pagtatanong nila doon sa question hour. Talagang nakatutok sila doon sa road user tax na sinabi ko na hanggang hindi ina-abolish yung road users board, na which is an unelected body, kasama ako doon. No? Ako, si Secretary Villar, Secretary Togade, Secretary of Finance, at saka yung mga dalawang appointees ng presidente. Hanggang hindi niya abos yung board na, kasi this board release, ano, this board release corruptly din. May findings dyan ng COA na 90.7 billion misappropriated. No? 90.7. Hindi maliit na amount yan. So naging policy na namin sa executive na abolish niya yan. And then return the power to authorize sa Kongreso. So, pinibigay ko na sa kanila. So, we don't like that power. Binibalik namin sa inyo as ko. Siguro baka nainis sila na ganun ang position namin. Okay. Maraming salamat po sa inyo, salamat Budget Secretary and, Benjamin Diokno. Thank you, sir.